Dan intro-intro. Wala intro-intro, Boy Tapang. Boy Tapang. Eh, lagi di tengah. Bro, lagi di tengah bubrat. Maik. Dia. Tara, samahan niyo ko. At sama-sama tayong pumunta sa isa sa magandang isla dito sa probinsya ng Iloilo na hindi madalas mapuntahan ng mga tao dahil sa layo nito. Ito ay walang iba kundi ang isla ng Baligyan. Mula sa Iloilo, ito ay aabutin ng 4 oras at kalahati para makarating sa islang ito. Madadaanan ang iba't ibang mga bayan katulad na lamang ng Liganes, Saraga, Barotac Nuevo, Anilaw, Banate, Barotac Viejo, Ahoy, at ang pinakahuli ay ang bayan ng Concepcion. Dahil mula dito sa bayan ng Concepcion, tayo ay sasakay sa bangka papunta na sa Isla Baligyan. Kaya tara na at samahan niyo ako sa aking biyahe dito lamang sa Jennifer TV. So ayun na nga guys, kami ngayon ay papunta na doon sa Isla Baligyan. At sa ngayon, medyo maulan-ulan ang panahon sa aming pag-travel. Pero go lang ng go, sapagkat alam naman namin ang goal namin kung bakit kami pupunta sa isla na yon. At di na nga nagtagal guys, matapos ang maiksing oras na 4 oras, ay nakarating na rin kami sa pantalan kung saan may sasakay sa bangka. Pero hindi pa po yan yung bangka yung nakikita natin. Yun yung bangka na pupunta sa isa ring isla dito sa Concepcion. At yun na nga guys, medyo maambon-ambon ang paligid at pukang madilim na rin ang paligid. Wala kaming makikitang isla sa paligid dahil nga sa masama ang panahon. Tawid kami ngayon sa Baligyan Island. Medyo hindi maganda ang panahon dahil pamaldos. Pero dahil naka-schedule na, pwede naman. Kaya dito kami sumakay malapit sa isang pabrika ng coil sa tinatawag na Puntales, Barangay Puntales. Ayan. So habang inaantay namin yung aming bangka na sasakyan guys, nauna na rin pala yung bangka na kanina ay nagkakarga. At yun na nga guys, dahil sa matagal pang dumating yung susundo sa amin, dahil bali 2 oras pa guys yung antayin namin mula dun sa isla na kakaalis lang daw nung bangka na susundo sa amin. Tamang tambay muna kami dito sa isang outpost ng barangay. At kasama pala natin ang aming kasama si Cesar. Yan, kung sa Team Itik merong baron, meron din naman kaming... Kaya ayun niya guys, habang kami ay nag-aantay ay binalot na rin namin ang aming mga gamit ng plastic dahil tiyak na tiyak mababasa kami sa bangka pag aalis na ito mamaya. At ito namang si Ka Cesar ay marami ng mga inaayos na mga gamit at marami na naman silang mga na-discovery guys. Tamang tama talaga mga invention para hindi mabasa oh. Ang galing, ang galing. 1 hour later. At yun na nga guys, hindi naman inabutan ang 2 oras at dumating na rin ang mga susundo sa amin na mula sa Isla Baligyan. Yan sila guys. At kung makikita natin sa paligid, tuloy pa rin ang ulan guys at masama pa rin ang lagay ng panahon. Kaya eto. Ayan. Ito naman ang aming sasakyan papunta sa isla. Chichay and Bernadette.
sobrang lakas talaga ng alon, guys. At kung mapapansin ninyo kung papaanong tumatalon-talon ang sinasakyan naming bangka. At sana hindi naman ito tumaob, guys, dahil talagang nakakatakot pag ganito yung masasaksihan mo sa paligid. Kung papaanong ang alon ay napakalaki at ang tataas, guys, pag umakyat yung pump-boat namin, parang akala mo susubsob pababa, guys. So yan, tuloy-tuloy ang aming biyahe. At yung isang bangka naman, guys, kung saan nakasaka yung iba naming mga kasama. Nako, pag magkatapat kami at sila ay makasalubong ng malaking alon, guys, hindi na natin makikita. Talagang nakakatakot, guys. Pero ngayon, guys, ay natatanaw na namin ng isla at unti-unti na rin nawawala ang kaba sa aming dibdib sapagkat malapit na kaming makarating, guys. At ngayon ay nakikita namin ito. At habang papalapit ng papalapit kami ay unti-unti akong na-excite na makita ito. Pero teka, parang may kahawig ito, ah. Parang pamilyar. Hindi ba ito yung Boracay? Well, hindi yun, guys. Ang isla ng Balidyan kasi ay parang Boracay na rin sa ganda. Mayroon din itong sariling white sand. Kaya talagang excited na akong makarating dito. 3 hours later. Can you move along, so ayun na nga, guys, nakarating na kami dito sa Balidyan. Napakaganda talaga, guys, ng islang ito. Ang beach ang ganda at ang ganda din ng mga tanawin, lalo na ang paligid. Pero bago ang lahat, kain muna kami. Tamang food trip muna kami dito, guys. Alam nyo ba, guys, na ang isla ay minsan na ring binansagan na Miracle Island dahil mula ito noong hagupitin ng malakas na bagyo ang isla. Subalit kahit na sa 80% ang nasira ng mga kabahayan, ay awa ng Diyos ay walang sinumang napahamak sa mga residente doon. Kaya mula noon, tinawag itong Miracle Island. Ang populasyon ng isla ayon sa ulat ng census noong taong 2020 ay umabot na sa 27,771. Kasama na rito ang mga bata at ang mga matanda. Subalit ang karamihan naman dito ay naninirahan sa mainland. At take note, guys, ang isa ring mapapansin sa isla ay ang lighthouse na nagsisilbing gabay sa mga barko dahil ang isla ay nasa gitna na ng karagatan. Kumikislap ito kada 7 segundo. Ito ay tinayo noong 1916 pa at ang taas nito ay 60 feet o 20 meters. Sa layo ng isla, natanong ko sa sarili ko, paano kaya ang kanilang mga patay? Dinadala pa kaya nila ito sa mainland? Subalit nalaman namin na mayroon palang sariling sementeryo ang isla. Gulat kayo, no? Kaktos katalunan, kaagi kami ng kano. By apartment di. Wala nang lalapid lapid ano? Master gala nga kan ba? Littering lang. Ano 2002. Bag ilang ni? Amin lapid man 1925 pa no. Ang ganda ng mga tanawin at mga beaches. Ang disadvantage lang dito sa isla, guys, ay ang pagdating sa tubig inumin, pagligo, laba, dahil medyo maalat ang tubig dito dahil walang fresh water sa ilalim ng lupa. Nag-iigib na lang kasi ang mga residente dito sa ibang mga isla na may supply ng tubig na hindi maalat.
At gaya nga ng sinabi ko sa inyo guys, kung ano ang ganda ng beach dito, narito ang aming montage. So ayun na nga guys, habang naliligo kami, meron na naman kaming bagong nadiskubre dito sa buhangin. Ito kasing bata, meron siyang nahukay. Ito, ngay, bulate. Tama, ang bulate daw na ito ay hindi naman marumi. Ito yung ginagamit nilang pain sa kanilang pamimingwit. At sa ngayon nga ay balak nilang manguha ng marami nito. At itong kasama ko, mukhang meron din siyang abilidad na natatako. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating adventure sa Isla Balijan. Hanggang sa muli, paalam, like and share for more travel videos. God bless to all.